Okay, live tayo. Okay, kamusta po? Favorite dermatologist natin, Dr. Akati Go. Dito tayo sa clinic niya. Dr. Akati, kamusta? Long time no see. Mga kababayan natin, naghihintay ng tips. Dito muna tayo sa senior, yung mga problema ko lahat, di ba? Yung mga age spots, kulubot, pekas. Dr. Akati, kamusta? Mabuti, Willie, Doc Lisa. Thank you for having me again. I'm so excited to see you both. Maraming salamat for the invitation. Oo, alam ko marami kang patient. So, ano ba magagawa bukod sa pagtumatanda na? Oo nga, alam mo. Pag 50s na ang skin, ano gagawin natin? Una-una, kailangan natin maintindihan. Dapat mas maaga tayong naging mas conscious sa ating balat. So, early on, dapat we avoid direct sunlight, and then we hydrate, you know, healthy living. Para pagdating natin ng 50 at senior, not so much of a problem. Yung wrinkle natin mas konti, yung ating mga kulubot, you know, sunspots. So, yes. Ang problema kasi, pagka medyo maedad na tayo, and we enjoyed our young, you know, young, our youth. Sa beach. Nako, pagtanda natin, mga 50-something, madami na tayong pekas, madami na tayong mga age spots. Hindi ba maganda ang beach? Sabi nila, magpapaaraw, vitamin D. Ano masasabi ng dermatologist sa vitamin D? Sa Boracay, sa Palawan. Alam mo, ito yung problema ng mga dermatologist. Medyo kontra kami sa mga araw. Kasi nga, pag makita mo yung mga dermatologist nasa beach, kami yung naka-sunscreen, nakakulog kami, naka-long sleeves kasi ayaw namin yung araw. Galit kayo sa araw? Galit kami so, sa araw. So, paano yung vitamin D? Sa ano na lang? Sa pag-inom na lang ng vitamin D, imbis na magpa-araw ka, you know? Kasi nga, ayaw namin maging kulubot. Kasi nga, dermatologist kami. Ano ginagawa ng araw? Bakit nakakakulubot? Well, the thing is, it increases the aging, yung cellular damage, no? Pagparati tayo nagpapa-araw, mas nagiging quick ang ating cellular damage. Kaya, mas lumalabas ang age spots, mas lumalabas yung mga kulubot natin. So, yun ang problema ng ating pagpapaaraw ng matagal na hindi naglalagay ng sunscreen. Yes. So, meron ba tayo pwede ipahid, Dr. Akati? At this point, syempre, yung mga simpleng paraan. So, mag-moisturize, no? Mag-moisturize. Pag nag-moisturize tayo, hindi masyadong halata yung ating mga wrinkles kasi nga na na-erase halos, you know, konti, nagiging less obvious yung ating mga wrinkles. And then of course, you put sunscreen, makakatulong din at kahit na matanda na tayo. Ano moisturizer? Kahit pwede niyo naman bigay brand eh, wala namang, meron bang medyo affordable? Well, pagka pumunta kayo ng supermarket, marami namang moisturizers dyan. Ang importante lang, yung pasyente yung gagamit, hindi siya yung mga maraming history ng mga allergy, mga asthma of the skin. So, pagka wala mang problemang yun, any moisturizer, oil of olay, mga ganun. Pwede yun. Pans, pwede rin yun. So, ang importante lang, pagka may edad na tayo, we need to moisturize morning and evening. Tapos, pagka sa umaga, paglalabas tayo, maglagay tayo ng sunscreen before going out. Anong tamang pag-moisturize sa balat ng... Bakit, Kati, kumakapal ang balat pag senior? Di ba? Parang tumitigas siya. Hindi siya nagiging supple, di ba? Oo nga. Again, it's part of aging. Tumitigas siya? Oo, yung ating collagen fibers, yun, naglulose siya ng, kumbaga, yung volume. So, isipin natin, ano, parang gelatin, parang kumukunat siya. So, pagka hinawakan mo, medyo, you know, nagiging less elastic, less smooth, you know. It's all part of aging kasi eh. Wala bang magic na pagpinahid mo, babata, doktora? Wala eh. Unfortunately, you know. Pero yung moisturizer, nakakakinis. Nakakakinis siya, nakakatulong siya. So, pwede siya magpalambot ng balat. So, pagka everyday natin ginagawa. Tapos, importante sa lahat, no, we hydrate. Clean living, kumain na mas maraming gulay, yun ang importante, no? Yung healthy living, hindi lang yung physical na pag-alaga lang ng balat. We need to, of course, take a good lifestyle. Pag-moisturize, ligo muna, moisturize, hilamos, paano bang dapat strategy? Hilamos. So, pagka sa umaga, pagkatapos nating bumangon, yung iba gusto maligo sa umaga, eh. So, pwede naman maligo sa umaga. Tapos, pagkatapos
maligo, maglagay na ng moisturizer. So, kahit na hindi tayo lalabas ng bahay, syempre gusto rin natin feeling good eh. So, gusto natin mag-moisturize din sa umaga. Tapos sa gabi, kung medyo nalalagkitan tayo, pwede naman ng quick bath. After a quick bath, you can moisturize. So, yung hilamos natin, ang importante lang, mabilis lang yung hilamos. Kasi ang tubig, pagka matagal nating nilalagay sa mukha, lalong nanunuyo eh. So, we defeat the purpose of moisturizing as well. Pagdating sa soap, meron bang soap na papaya, meron okay. bang whatever? So, pagka nagkakaedad na tayo, anong mga soap? 50s up, hindi na bagay sa atin yung sulfur soap. So, kasi nakaka-dry siya eh. So, yung mga kojic soap, yung mga papaya soap, nakaka-dry sila eh. So pagka, ayon nyo na ng mga kasi kojic, medyo nag-dry na yung face natin. Hindi na pwede safeguard. So, we need a moisturizer. So, yung mga Dove Unscented, yung mga ganun, Dove Sensitive. Pwede ba yung ivory? Yung ivory is a dry soap eh. So, okay lang siya sa mga younger. So, hindi pala okay ginagamit ko yun. Bakit pag ivory, parang namumuti mo ka? Kasi nga, it's dry soap. It's a dry soap. So, pag dry soap, parang nagtatighten. Oo, nagtatighten. Hindi maganda. Mumabasa tayo. Pero, nakaka-dry siya. So, you defeat the purpose of moisturizing. So, dapat, complement siya. Meron ka moisturizing soap, at the same time, moisturizer. When you say moisturizer, ano ba yun? Mga Johnson's? Is it a moisturizer? Well, yung Johnson's kasi natin, nakalakihan natin na Johnson's baby lotion, di ba? Oo, yun ang ginagamit. Oo. Pero, alam mo kasi, yung pangmukha, may parang mas less lagkit siya. Lalo sa ating country. So, ibang brand pa? Hindi naman. Pwede mo naman makita sa sa supermarket yung mga naka mas maliit na box, no? So Nivea. Ang importante lang kung anong Nivea, maganda Nivea. Maganda rin ang Nivea. Sometimes wala kami po in endorse derma opo, talaga siya, eh. Parang tulong, yan talaga turo niya sa pasyente. So ang importante po, oo nga pala, meron pala. So you know, ang importante lang, let's say for example, no? Kung nakasanayan niyo nang gamitin, let's say si Nivea as a lotion, no? Pagka tiningnan ninyo, hindi naman ganun kalagkit, subukan ko kaya lagay sa mukha. Pwede. Pwede naman. Pwede naman. So, ang ating, you know, our country naman kasi is a humid country. So, pwede naman kahit yung lotion na ginagamit natin sa katawan. Tipid. Tipid, tama. Pwede naman natin gamitin yan sa mukha. Pag pumunta ako sa, sabihin mo, pag pumunta ako sa Rustans, ang mamahal ng siyempre, mga pinapahid sa siyempre, ilalim ng mata, mga 2,000. Effective ba yung yung kanilang mga product doon, siyempre, you know, may brand eh. So, di ba? High-end brand eh. So, kung meron tayong sobrang pera na pwede, pwedeng gamitin. Ang importante lang, ang pinaka-basic lang po kasi, kung ano man yung serum doon, niacinamide, kung ano-ano di ba? So, ang importante po, yung moisturizing effect. So, whether or not, lalagyan nyo pa ng... Pinapa-oil lang siya. Correct. So, kung whether or not, lalagyan pa natin ng anti-wrinkle yan. Pero kung tutuusin po, lahat ng mga moisturizing, pag naglagay po tayo ng moisturizer, nai-improve po ang wrinkle. So, whether or not may laman siyang serum, niacinamide, kung ano-anong ek-ek dyan, ang importante po, regular, na pinapahid natin siya, tapos maglagay tayo ng sunscreen paglalabas. Last question dito sa first part natin, Doktora. Without being biased, ano advice mo yung mga nagpapalagay-lagay, opera-opera? Oh, of course naman. Meron bang ano doon? Kung may pera, meron bang ano yun? May tulong? Ano ba yun? Of course, you know, syempre, kung yung may pera tayo, kung gusto nilang ma-decrease yung age nila. May magagawa? Syempre, like what? May magagawa, no? So, yung mga threading na ginagawa, yung mga laser. Siyempre, yung mga laser, several sessions yun really. Eh. Laser sa mukha? Laser siya sa mukha. Parang nililift siya. Eh, baka magmukhang abnormal naman tayo nun, Doktora? Oo. Yung iba medyo, pag naglalagay ng filler dito, medyo para nagiging yung Mickey Mouse ng konti. Pero depende sa galing. Alam mo kasi, yung mga filler, nilalagyan na ng collagen yung loob dito eh. So medyo lumalaki yung cheek para bumabanat itong ating line dito around the nose, no, and the mouth. So advisable o hindi? Let's say sa amin, ganyan. Alam mo, sa totoo lang,
I prefer aging, yeah, natural aging gracefully. Oo. Kasi medyo, well, you know, wala naman tayong laban, no? Kasi I do Botox as well, I do fillers as well, pero ang gumagawa ka rin, no? Yeah, I do, but you know, every time I'm confronted with a patient, kunyari expectation niya sobrang layo sa talagang maibibigay, I am reluctant to tell them science cannot really do much, no? Except you have a full facelift, di ba? Yung mga facelift talagang banat na banat sila. So, you know, a plastic surgeon will be able to help that patient better than me. Okay. So, yun ang ano ko, yun ang aking, kumbaga, punchline doon. Okay, thank you very much, Dr. Cathy. Ito lang sa first part. Magbabalik ulit tayo.